Magandang araw! Ako si Ma'am Miles Marquez ang makakasama ninyong mag-aral sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ngayong ikalawang markahan. Ang paksa natin para sa araw na ito ay pinamagatang karapatan at tungkulin. Napakahalaga sa isang tao ang malaman niya ang kanyang karapatan at tungkulin upang makapamuhay siya ng maayos sa mundo. Ang pagsasabuhay ng karapatan at ang paggawa ng tama sa ating mga tungkulin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay bilang isang mabuting anak, mag-aaral at mamamayan ay parte ng ating misyon bilang isang tao. Ang karapatan ay ang kapangyarihan na gawin, hawakan at pakinabangan o angkinin ang mga bagay na kailangan niya upang mabuhay dito sa mundo. Moral, dahil hindi ito sapilitan at nararapat lamang na ibigay sa kanya na kakailanganin niya sa kanyang pamumuhay. Mayroong anim na uri ng karapatan na hindi maaalis o inalienable ayon kay Santo Tomas de Aquino. Ang una sa mga karapatang ito ay ang karapatan nating mabuhay. Ito ang pinakamataas na antas ng karapatan dahil dapat na ito ay nangingibabaw sa lahat ng pagkakataon. Ang pangalawa ay ang karapatan sa pribadong pagmamay-ari. Kailangan ng tao ang mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at matugunan ang kanyang mga pangangailangan, maging ang pagiging produktibo niya bilang isang mamamayan. Ang pangatlo ay ang karapatang magpakasal. May karapatan ng tao na bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng kasal, na piliin ang kanyang mamahalin at ang makakasama niya sa buhay. Ang ikaapat ay ang karapatang pumunta sa ibang lugar. Kasama sa karapatang ito, ang pumunta sa ibang lugar na may oportunidad katulad ng trabaho o kaya naman ay bilang kaligtasan sa anumang panganib na kanyang kinakaharap. Ang ikalima ay ang karapatan sa pananampalataya. Bawat tao ay may karapatang pumili ng relihiyon na makakatulong sa kanya na mapaunlad ang kanyang pagkatao. Ang ika-anim ay ang karapatang maghanap buhay. Ang tao ay may karapatan sa disenteng hanap buhay upang mapakinabangan nila ang karapatang mabuhay. Ayon kay Pope John 23rd, ang mga karapatang pang-individual na kinilala sa encyclical na kapayapaan sa katotohanan o passim in terris ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang karapatang mabuhay at ang kalayaan sa pangkatawang panganib. Pangalawa ay ang karapatan sa mga batayang pangangailangan upang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang ikatlo ay ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at impormasyon. Ang ikaapat ay ang karapatan sa pagpili ng relihiyon at pagsunod sa konsensya. Ang ikalima ay ang karapatan sa pagpili ng propesyon. Ika-anim, ang karapatan sa malayang paglipat sa ibang lugar upang manirahan o ang tinatawag natin na migrasyon. Ang ikapito ay ang karapatan sa aktibong pakikilahok sa mga pampublikong gawain o proyekto. Ikawalo ay ang karapatan sa patas na proteksyon ng batas laban sa mga paglabag ng mga karapatang ito. Kung may karapatan ang isang tao, ay mayroon din naman itong tungkulin na dapat tanggapin at gawin. Kapwa ay respeto ang mga ito upang sa huli ay hindi umabot sa pagsisisi. May batas na nagpapataw ng obligasyon sa lahat ng tao na igalang ang karapatan ng isang tao. Ano nga ba ang tungkulin na aking sinasabi? Ang tungkulin ay tinatawag natin na isang obligasyong moral
na gawin o hindi gawin ang isang bagay. Kailangang gawin ang mga tungkulin sapagkat ito ay nararapat o nakakabuti. Ang mga tungkulin natin, kaakibat ng mga karapatang ibinigay o nabanggit ko kanina, ay ang mga sumusunod. Sa karapatang mabuhay, tungkulin natin na pangalagaan ang kalusugan at sarili sa mga panganib ng katawan at kaluluwa. Sa karapatan sa pribadong ari-arian, tungkulin natin na pangalagaan, palaguin ang anumang ari-arian at gamitin sa pagtulong sa kapwa at paunlarin ang pamayanan. Sa karapatang magpakasal, tungkulin na suportahan ang pamilya at gabayan ng mga anak sa pagiging mabuting tao. Sa ika-apat, sa karapatang pumunta sa ibang lugar, may tungkulin tayong igalang ang pribadong boundary na kung saan ay kinikilala ang limitasyon natin sa paggamit ng ating kalayaan at sa pagkakaroon na rin ng pribadong espasyo ng ating kapwa. Ikalima, sa karapatang ipahayag ang pananampalataya ay tungkulin natin na igalang ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng iba. Kahit na mayroon tayong pagkakaiba-iba sa paniniwala at pamamaraan, ay kailangang kilalanin at respetuhin natin kung ano man ang paniniwala ng ibang relihiyon. Ika-anim, sa karapatang magtrabaho o maghanap buhay, tungkulin mong maghanap buhay ng maayos at mabuti. Kasama na rito ang pagpasok ng maaga sa iyong trabaho at ang paggawa ng iyong mga gawain ng maayos at buong husay. Ang mga karapatang kinilala ni Santo Tomas de Aquino at Pacem in Terris ay masasalamin sa pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatang pantao o ang tinatawag natin na Universal Declaration of Human Rights. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng pandaigdig na pagpapahayag sa dignidad ng tao bilang pundasyon ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa mundo. Binuo naman ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng mga tungkulin ng tao o ang Universal Declaration of Human Responsibilities upang magkaroon ng patas at mabigyan ng halaga ang karapatan at tungkulin ng lahat ng tao sa mundo, nang sa gayon ay makabuo ng batayang moral na ang lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit nila ang kaganapan nila bilang isang tao. May 19 na artikulo ito. At narito ang unang 4 na batayang prinsipyo ng sangkatauhan o Fundamental Principles of Human Rights. Sa unang artikulo, ang bawat tao, sino man at anuman, o sino man siya, ay may tungkulin na pakitunguhan sa paraang makatao. Sa ikalawang artikulo, walang tao ang dapat sumuporta sa anumang uri ng hindi makataong asal. Tungkulin na igalang ang dignidad at tiwala sa sarili at ng kapwa. Sa ikatlong artikulo, walang tao ang mangingibabaw sa mabuti at masama. Lahat dapat sundin ang pamantayang moral. Tungkulin na itaguyod ang mabuti at iwasan ang masama sa lahat ng bagay. At sa ika-apat na artikulo, lahat ng tao gamit ang kanilang isip at konsensya ay dapat tanggapin ang kanilang tungkulin at huwag gawin sa iba ang anumang ayaw mong gawin nila sa iyo. Saan nga ba nagsisimula ang karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay nagsisimula sa mundo ng individual na tao. Sa maliit na pamayanan na kung saan siya nakatira, sa paaralan na pinapasukan niya, at sa komunidad na kinabibilangan niya.
Ito ay natatagpuan lamang sa mga lugar na walang diskriminasyon at may nagkakaisang mamamayan. Binibigyang diin ni Max Schiller na kailangan nating hubugin ang ating mga sarili tungo sa pagpapakatao upang matupad rin ng pamayanan ang paglinang nito sa ating mga tao. Masalimuot o mahirap man ang pagtupad ng tungkulin sa lipunan, ay mahalagang patuloy na maglingkod ang tao ayon sa kaloob ng Diyos. At ito ang mga paksang tinalakay natin para sa araw na ito. Sana ay marami kayong napulot na aral. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam!